Aminin ko po na ako, Ann. Mahilig po siya. Inubaran po ako. Ganon? Opo. God. O tapos, hindi ka pumalag. Parang nadala na rin po. Boom, boom, boom na. Sobra ba sa bumbong? Sabi ko, after 20 years, ano bang maramdaman ko? Virgin pa rin ba yun? May hakdi pa ba rin yun pag ganun? Diyan, nakarobas ka ba? One time na siya nagrobo, sir. One time pa. Willing ka pa bang makipagbalikan kay ma'am? Hindi na. Ako, sir, willing naman ako makipagbalikan sa kanya. Sige, pag-usapan natin doon, sir. Ma'am, pag-ayusin namin kayo, pero kung hindi talaga maayos, wala tayong magagawa. Nay and kuya, ano po bang plano nyo after po nito? Uwi na lang po ako sa probinsya namin. Pero anong ginagawa mo ngayon? Wala na po akong trabaho eh. Meron din po kayong mga threat kay madam? Wala po meron akong... Meron siyang mga text sa akin na hindi magaganda. Kaya isa pa yung panlalait niya sa akin, tsaka yung pagbigay niya sa akin ng salita na nagbabayad ako ng lalaki para daw makipag-sex lang, na which is na hindi naman may totoo. Diyan, siguro mo na ever since, alam mo naman na sobrang bait ko sa iyo, sobrang pag-isama ko sa iyo. Lahat ng mga text mo, ina-accept ko lang yan, masama ang kalooban ko. Sinasabi ko naman sa iyo, ayusin na yung pagsasama natin. Nagtatrabaho ako, tinutulungan kita, pinasok kita ng trabaho kay Mamali. Pero iniisip ko na yun na sana sa pangalamang pagsasama natin, nandoon na yung masaya natin. Kaya pinatawad kita sa kasalan mo sa akin. Nung sinampal-sampal mo ako, no, wala naman akong kasalanan. Grabe naman. Sa harapan ni Maribel, diba? Tandaan mo, hindi lang ako kumain, tapos sinampal mo ako, tapos nagtakbuhan kayo tapos, sa Cavite. Te, alam kong parehas lang tayo may mali. Dahil ikaw nga rin naman eh, pagka di ka ma-replyan agad, ang dami mo na rin sinasabi, nagmumura ka rin. Tapos, di ba sa barangay, nagkaayos na tayo, may papel na, pinirmahan na rin. Di ba ang sabi, wala natin yung pag-usapan, dapat hanggang doon na lang yun, te, kasi ayoko naman na sinabi mo na ayos na tayo, pero lagi ka pa rin nanggugulo. Kaya sobrang, hindi ko alam ang pan, kasi tapos na tayo. Jan, Diyos ko, you're out of the reason talaga. Alam mo kung bakit ha? Bakit masama bang mag-admire? Halimbawa sa katulad sa kanya, ay, gwapo. Oh, nanay, baka mami, matripan mo naman yung cameraman namin, nanay, ha? Hindi naman ako yun eh, hindi naman ako yun eh. Sa buong relasyon nyo, nakailang sex kayo? Ay, hindi ko na po mabilang kasi siya naman po ang mahilig eh. Siya po. Pero, yun nga yung sinasabi ni Idol Raffy na kung ayaw mo, pwede kang tumanggi. Opo. So, bakit hindi kasi ka tumatanggi? Kasi po, pag hindi ako tumanggi, ma'am, halimbawa, nung time na yun, nung nagsisigaw siya na, sige, maghanap ka ng bata at yung mo. Kaya po sobra akong nakakuan doon. Sabi na parang na-alarma ako na pag hindi pagbigyan to, parang ang dami ng kuan na, ayan eh, mga babae. Pero anong ginagawa niyo after kayo nag-sex? Wala po. Sabi pa niya, bumili ka ng malong para magsukob tayo sa malong. Wala kang panty, wala akong brief. Grabe ka naman gawa ng kwento. Nasa, alam mo, dyan nandun sa text tayo. Mo yung mga sinasabi mo eh. Nasa kuan tayo. My goodness. Nung nag-check-in kami sa Halina Lodge, hindi talaga ako nagbayad. Siya ang nagbayad noon. Tapos nakaabat na putok yata siya sa akin kasi grabe masikip eh. Grabe ka naman. Ba't ako mahihiya? Ikaw ang sinungaling ka eh. Lahat, hindi mo sinasabi ang totoo. Nakakaapat na putok overnight yun. Sabi ko, ano ba nagusaw mo sa akin? Sabi niya. Kasi tahimik ka. Yun ang gusto ko sa babae. Tsaka ang puti mo. Maputi ang mga sige. Totoo na yun yung nagustuhan mo sa kanya dahil tahimik siya. Sila po ang gumagawa talaga ng kwan. Hindi, wala ko pang idea. Alam mo kuya, hindi ka magsistay ng halos 2 taon at makikipag-sex ng ilang beses kung hindi mo talaga gusto yung tao. Unless may gusto kang iba sa kanya. Kasi kung ayaw mo, pwede kang stop. Ayaw ka na. Kasi po, ayos na po kami sa barangay, hindi na po siya titigil hanggat hindi po ako babalik sa kanya. Sinabi ko sa kanya, hindi ako laruan dahil mataas ang moral ko. Dahil alam ko kung anong pagkababae ko, kung ano ako. Talagang gusto mo talaga akong ididiin na masamang tao ako. Kailan ako naging masamang tao sa'yo? Isipin mo nga, lahat na lang ako ang nag-give up sa'yo. Siyempre, may edad ako umuunawa sa'yo. Pinapaintindi ko sa'yo yung mali mo. Ina-accept mo ba yun dyan? Hindi mo ina-accept yun. Parang ako na ang naging masamang babae. Inamin ko po na siya po talaga maalalahanin po. Ang kuan ko lang po talaga na sana totally na maayos yung paghiwalay. Ikaw ba, sinubukan mong kausapin si nanay na ayoko na talaga? Opo, sinubukan ko po. Kahit po sa barangay po, nag-usap po kami. Bakit ayaw mo na? Kasi po, na-trauma na rin po ako. Dahil? Yung mga kuan niya sa akin, pagtrato niya sa akin na, halimbawa, yung mga ganyan na hindi ma-replyan. Nasasakal ka? Opo.
Paano mo masabing nasasakal ka? Sobrang. Isang buwan kang walang trabaho. Hindi tayo magkasama. So, oh, isang buwan ka nagtampay kay Gigi, di ba? Sa kwarto. Sinasabi ko pa nga sa kanya, Ma'am Cherry, punta ka ng Pasay Mall. Punta ka ng Pure Gold. Mamasyal ka para hindi ka maboring dyan sa bahay. Pagka kasi magalagala, oh. Yung sa isipin niya kasi, na magsiselos ako. Na siguro, hinahanap mo babae. Pagka mag-text siya, oh, baka babae yung hinahanap mo, ha? Ang nangyayari pala, Mami, maselosa ka. Hindi, nitong noong unang mga 2018, nagsisilos talaga ako. Pero, sabi ko sa kanya, kung wala naman, hindi wala, i-delete mo yung ano ko, hindi pero, yung... Pero ikaw, sino yung pinagsiselosan mo kay Mami? Wala po, hindi pa ako nagsiselos. Nung sinaktan niya ako, tinadyakan niya ako, tinulak niya ako hanggang ito, nabali ito. Hindi, nagkuhan lang yun. Meron na pa silang contact ulit ng ex niya, yun si Almagador na may asawa, na hindi pa naanal ang kasal ni Almagador, nagsis**k na silang dalawa. Ngayon, ang sabi ko nga, kaya pala, doon ako nagkaroon idea, ah, kaya pala. Kasi inamin ang babae mismo nag-chat sa akin na nagkabalikan sila ni Janjan noong nagkahiwalay kami. Hindi kayo talaga na-inlove sa kanya? Hindi po. Tumatagal kayo ng 2 taon, ganun lang ang status nyo, wala kayong label, sex lang? Opo, parang ganun na lang po. Kasi yun na naman po ang kanya eh. Parang setup niya, sabi nga niya sa akin, wala akong pake kung kaibigan lang o ano. Bakit ka nakikipag-sex kay ma'am? Siyempre, gusto ko rin po na talaga. Kumbaga, gusto ko rin po na may yung may mangyari sa amin. Ginusto ko rin po. Alam ko pong may mali din ako. Naamin ko po yun. At saka, point ko lang talaga, hanggat maaari, ayaw ko na lang din bumalik sa kanya. Kasi pag bumalik ako sa kanya, tapos ganun din, wala rin pong mangyayari sa kanya. Kaya po, gusto kong pumunta rito para po linawin ko na kaan sana maayos at uwi na lang talaga po ako sa amin. Te, alam kong may mali din ako. Sana te, bigyan mo naman ako ng kaan na maayos natin at sana po mag-sete na lang tayo na maayos po ang kaan dahil trauma na rin po kasi ako. Alam ko pong ikaw ganun din pero sana te, kaan na lang mag-sete na lang tayo ng para sa katehemik po ng kaan natin te. Ayoko talaga makipag-ayos sa kanya ma'am dahil nga sa ginawa niya talaga sa akin. Pinapahiyaan niya ako, lahat ng mga text niya sa akin, sa gabi hindi ako makatulog. Tinatanong ko sarili ko, ito ba yung usukli ng pagmamahal ko? Sabi ko, Panginoon, masama bang magmahal? Ngayon ako nagmahal sa loob ng 23 years. Diniis ko. Ano ako sa sarili ko nung binibigyan ko ng... enjoy ang buhay ko nung nagmahal ko ulit. Ito ba yung magiging lang din bala ko? Ginawa ko lahat. Gusto ko lahat. Masaya. Ilang beses ko sinasabi ko sa'yo. Tama na, te. Masaya tayo. Pero anong ginagawa mo? Tama na, inaamoy mo ako lagi sa text. Ang sabi ko sa'yo, huwag mo ako i-stress sa trabaho ko. Dahil i-stress na ako dito sa kasamaan ko. Pero ang ginagawa mo, sinasadya mo ako ma-stress. Kaya lumabas ako sa trabaho ko, ma'am. Umalis talaga ako dahil hindi ko na kaya. Wala siyang, sabi ko, ito ang lalaki na, ikaw ang lalaki na hindi dapat mahalin at tulungan. Alam mo ba yun? Ha? Ang pera mo, kung magbabayad ka sa akin, hindi mababayar ang luha ko, ang sama ng loob ko sa'yo. Alam mo, sasabihin pa niya, ma'am, katulong ka lang. Kasi, katulong nga ako, pero natutulungan kita. Hindi ko pinagmamalaki dahil may mga anak akong professional. Ano po bang sabi ng mga anak niyo dito sa relasyon niyong dalawa? Mama, kung saan ka masaya, go. Yung mga kamag-anak niyo po. Congratulations, kasi tuwing umuwi ako ng Leyte, wala pa rin. Sabi ko, wala nga eh, ayaw ko nga eh. Naku ha, ano ba yung kanta na yan ha? Lagi na lang nag-iisa, sabi ko, okay lang, enjoy naman ako, makita ko. Pwede mo bang kantahin, Mami? When I was young, I never needed anyone. Making love is just for fun. Those days are gone. Yun na lang lagi kong kinakanta. Pero masakit, Ma'am Chair. Pag kinakanta ko yan, sabi ko, masakit. Sabi ko, nagmahal nga ako, pero sa wrong person ako nagmahal. Minahal mo ba ako? Ayun, si Almagador ang minahal mo. Nagpabas-bas pa kayo doon sa Subanin Tribes na alam mong may asawa yun, hindi pa naanal ang kasal. Ginawa mo lang akong palakip butas. Lahat ng problema mo, sa akin ka dumadating, nagkaroon siya ng UTI. Padala ako ng pera para lang magamot yung UTI niya. Linagdat kaunting ubo. Wala pa rin. Grabe ka, Janjan. Wala kang puso. Hindi ka marunong magmahal sa totoo lang. Magkakaroon na lang po tayo ng agreement sa barangay. Nawala na pong pakailamanan. Opo. Palamig muna kayo and i-schedule po natin to sa barangay para po kayo po ay makapag usap ulit at magkaroon po ng agreement. Sasamahan po namin kayo. Okay po, ma'am? Sige po.